Hey guys! Another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay na kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia ang nakapagpagawa na ng kanyang pinapangarap na bahay. So guys, tunay nga naman talagang nakaka-inspired ng kwento na ito na sa edad na 29 anyos ay nakapagpagawa na siya ng kanyang bahay. Ito nga ay bunga ng kanyang pagsusubikap, pagtsatsaga at yan nga ay pag-iipon at determinasyon ng puso na talagang noon lamang ay pinapangarap lamang niya ito, at hanggang sa unti-unting pinagawa at yun nga yung dating pinapangarap lamang na bahay noon ay naisa katuparan na ngayon. So guys, eto nga po't ibinigay ang cool details ng mga materials na nagamit dito upang maihatid sa inyo at mailathala upang magkaroon din tayo ng basihan or idea if ever na magpapagawa na tayo ng ganitong klaseng bahay or lalo-lalo at kasukat nito, at yun nga ay magkakaroon tayo ng comparison kung magkano nga ba ang nagastos nito at yung sa ating ginagawa rin ay ganito. And also guys, ito po ay merong full video house tour na kung saan makikita natin ng actual video kung gaano nga ba kaluwang itong 60 square meters na merong dalawang kwarto. Kaya ito nga ay panoorin natin step by step at ito nga ay talakayin natin. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Mr. John So guys, ito nga po't pag-usapan na natin ang pangunahing nagamit dito sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito, na kung saan ito nga ay 60 square meters ang sukat. Ayon po sa binigay na details ni Sir John Mark, na ang nagamit nga po nilang hollow blocks dito ay umabot ng 2,000 piraso. Yan po ay kasama na ang septic tank. And then about naman po sa simento, na kung saan ito po ay umubos ng 210 pieces. Dahil yan nga po ay may slab at medyo malaki-laki rin po ito at palitada na po loob at labas nito. And also guys, about naman po sa mga bakal, na kung saan ito po ay gumamit ng 12mm, 10mm at 9mm. Sa 12mm po ay umubos ng 80 pieces, sa 10mm naman ay 100 piraso, at habang ang 9mm ay 120 pieces at lahat-lahat ay nagtotal ng 300 piraso, at yan ay about lamang sa kanilang mga bakal. And also guys, dito naman po sa kanilang mga buhangin, na kung saan ito nga po ay umubos ng 7 elf na buhangin, at habang ang graba naman ay 4 na elf. So yan po mga materials na yan ay estimation cost lamang ni Sir dito sa kanyang pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So guys, ayun nga po't nakikita natin almost done na at nakapalitada na po loob at labas ng bahay na ito. And then ito nga po yung sinasabi natin na bagong design na window. So instead na sliding window, kasi mostly yes, sliding window is talagang mainit.
Ganyan nga rin po yung sa aking bahay na nararamdaman ko. Dahil nung nagpagawa po ko sliding window is mainit talaga, kulang yung ventilation niya. So ito namang bagong labas na ito is aluminum windows din to, na kung saan ito ipinapagawa rin din sa mga gawaan ng mga sliding windows. At ito nga, para din siyang steel window, yun nga lang wala pa siyang mga steel. So ito nga guys, makikita nyo kung paano nga ba style at itsura nito na makikita natin sa labas at pagdating sa loob. So yun nga guys, ito nga pag-usapan natin magkano nga ba ito. So ayon po sa binigay na details ni Sir John Mark, na ang bintana po nila ay 8 piraso, na kung saan ang bawat kwarto ay meron 2 bintana at yun nga yung sala ay 2 rin. So bali 6 na lahat yon, and then isa sa CR at isa sa kitchen. So lahat-lahat guys, ito ay gumastos siya ng halagang 37,000 pesos sa ganitong klaseng bintana na nakikita nyo. And about naman po guys sa kanilang pintuan na kung saan aluminum door po ito yung back door and then sa CR. At yan nga pong 2 pintuan na yan ay gumastos siya ng halagang 10,000 pesos about lamang dyan. And also guys, dito naman po sa kanilang main door na nag-iisang panel door or wood solid door. So ito nga po ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Lahat-lahat na po yan kasama na ang hamba. Yan po ay ayon kay Mr. John. So guys, ito na nga po yung full video house tour na kung saan makikita natin na actual video kung gaano nga ba kaluwang itong 60 square meters na merong 2 kwarto. So guys, ito nga at siya sa atin natin, at kung sakaling ganito rin ang sukat na ating balak ay maiseset natin at makikita nga natin ang actual video na ganito nga palang kaluwang ang 60 square meters. Dito naman po tayo about sa kanilang electrical. Naayon po sa details ni Sir, sa kanyang estimation cost at lang mga nagamit dito sa mga wirings and accessories ay halos umabot po ito ng 12,000 pesos. Yan po about lamang sa mga wirings and electricals. So guys, yan pong nakikita nyo parang salamin na yan, yan po yung pintuan ng kanilang CR na nakapagitna sa 2 kwarto. Na kung saan yan po ay sliding door na aluminum, na yung pinaka front niya ay salamin or mirror.
So nakikita natin guys yung style ng mga bintana at pintuan na mga bagong style nga raw ngayon or nauuso. So guys, eto nga po at pag-usapan na rin natin ang about dito sa kanilang pagpapagawa ng bubong ng bahay na ito. Na kung saan, ayon nga kay sir, ito ay ginamitan ng color roof, long span, rib type at ang kapal nito ay 0.4 at habang ang ginamit naman dito ay wood trusses. So lahat-lahat guys, ito ay gumasa sila ng estimation cost na 45 to 50,000 pesos. Yan po ang lahat-lahat na nagastos dito sa kanilang pagpapagawa ng bubong. So guys, ito naman po about sa kanilang mga hinire na mga manggagawa. Na ayon po sa binigay na details ni Sir John Mark, na meron po itong isang foreman, dalawang mason, at 10 labor. So sa foreman po ay 500 pesos per day at naka-discount sila dito dahil nga kamag-anak. And then about naman sa dalawang mason, ay 500 pesos per day ang gana nito. At yung 10 labor naman ay 350 pesos per day. And then yan nga ay dahil 10 labor, nung umpisa at hanggang sa ito ay nagbuhos ng slab dito sa kanilang terrace. And then after nun, nung nakunti na lang ang ginagawa at nagpi-finishing na lang ito at nagpapalitada, ay nagamit na lang namang dyan dito ay dalawang mason at dalawang labor. So lahat pong mga nabanggit na details na yan ay ayon po sa owner ng bahay na ito. And also guys, lahat-lahat po ang nagastos dito sa ganitong sukat na 60 square meters at merong dalawang kwarto at may terrace, nakapalitada na loob at labas, and then naka-color roof and wood trusses, at yan ay meron na rin siyang mga windows na bagong design at doors. So guys, ito nga ay lahat-lahat, gumastos siya ng halagang 600,000 pesos. Yan po ay labor and materials na ayon po kay Mr. John Mark. So once again, congratulations po sa inyo sir. Natunay nga naman talagang nakaka-inspired ang kwento na to na sa edad nyong 29 years old ay nakapagpagawa na kayo na magandang bahay na ito. Natunay nga naman talagang natitirahan na ito at konting push na lang at unti-unti ay mapipinish na ito. At tulad nga ng lagi nating sinasabi na kapag may sinimulan ay may tatapusin. Kagaya nga nito ni Sir John Mark ay talagang pinagsumikapan niya ng gusto ito at yan nga ay mas lalo pa siyang mamomotivate at sisipagin sa trabaho dahil nakikita niya kung saan napupunta ang kanyang pinaghihirapan. Lalong-lalo na sa edad niyang 29 years old ay eto na nga at unti-unti nang naisakatuparan ang kanilang pinapangarap lamang na bahay noon ay nasa totoong buhay na ngayon. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong lalo na't na-motivate at nakapulutan din natin ng aral at idea upang makapagpasimula na rin tayo ng ating pinapangarap na bahay. Kagaya nga nito ni Sir John na talagang nagsumikap siya ng gusto at nagtiwala sa sarili. At yun nga ang higit sa lahat, ang tangi nating dasal sa ating puong may kapal. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa iyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat.